atin kasama na nandoon sa atin sa kanilang mga tahanan, maaari po kayo makiisa sa gawain ngayong umaga. So tayo po'y magkaroon ng isang tahimik, mataimtim at napanalangin ng paghahanda sa atin pong mga sarili na maging mabungahin, maging makabuluhan at maging kapakipakinabang ang atin pong pag-alaala sa banal na hapunan sa umagang ito. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa oras na ito na kami Panginoon ay narito sa iyong harapan kasama ang buong sambahan Panginoon, lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong dakilang katapatan at kabutihan sa buhay ng bawat isa. Panginoong Diyos, amin po Panginoong pinapasalamatan at pagkataong ito na mula sa nakaraang 2,000 taon ang aming Panginoong Jesucristo ay nabayubay sa cross ng Kalbaryo, ipinako, tinigis ang kanyang dugo upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. At sa oras na ito, Panginoon, isang pribilehiyo na amin Panginoong muling alalahanin ang sakripisyo ng aming Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Muli, maraming salamat sa katubusan. Maraming salamat sa kalayaan mula sa kasalanan at salamat sa biyayang mayroon kayo. Hindi lamang upang kami ay magkaroon ng katubusan sa aming mga kasalanan at kami magkaroon ng tiyak na buhay na walang hanggan. Bagkus maraming salamat din, Panginoon, sa biyaya na siyang amin Panginoong ang siyang dahilan kung bakit kami patuloy na namumuhay sa buhay na ito sa panahong ito, Panginoon. Napakadaming extra na mga biyaya na mayroon kayo, Panginoon, para sa amin. Ngayon, Panginoon, sa aming pag-alala sa banal na hapunan, gawin ninyo kami, Panginoong, karapat-dapat. Gawin ninyo, Panginoong, maging makabuluhan ang amin pong pakikiisa sa pamamagitan ng kapatawaran ng lahat ng aming mga kasalanan. Ano mang mga bagay, Panginoon, na ikinukubli namin sa aming mga puso. Alam namin na ito ay hindi nakakatulong upang lumago at mag-prosper kami sa aming buhay pananampalataya. Isinusuko po namin lahat, Panginoon. Siyasatin, saliksikin at suriin ninyo ang aming puso at isipan, Panginoon. At kung mayroon man kayo, Panginoong, matagpuan, anuman, Panginoon, that hindered or relationship or our growth, Panginoon, linisin ninyo sa oras na ito, Panginoon. Lord, we surrender to you our hearts and our mind, not just today, bagkus Panginoon sa oras na kami Panginoon na sumampalataya sa inyo, sa inyo Panginoon ang aming buhay. Sa umagang ito, maraming salamat sapagkat amin pong masasariwa ang amin pong commitment sa inyo Panginoon na maglingkod sa inyo, magpasakop sa inyo, kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Muli Panginoon, maraming salamat. Gawin ninyong mabungahin
ang pagtaguyod namin sa banal na hapunan. In Jesus' name. Amen. For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, Take, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner, also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Let us close in prayer. Muli, Panginoon, maraming salamat sa kalayaan at sa biyayang iyong ipinagkaloob na kami, Panginoon, nakikiisa at nakabahagi sa isang napakagandang pribilehiyo para sa inyong mga anak, Panginoon. Truly, we are blessed by this opportunity. We are we are so grateful for having this time na kami, Panginoon, ay amin pong maalala ang mga bagay na ito. Lord, I hope that hindi lamang ito, Panginoon, magtatapos sa araw na ito, bagkos ito, Panginoon, ang magtatawid sa amin hanggang makarating ang sunod na pag-alaala namin hanggang sa iyong muling pagpaparito. Gamitin ninyo, Panginoon, ang mga pagsasariwa namin sa kamatayan ng aming Panginoong Jesucristo doon sa Kalbaryo bilang katubusan ng aming mga kasalanan na siyang magtatawid sa aming pamumuhay bilang mananampalataya sa bawat araw. Thank you for all the blessing and thank you Lord for all the graces. May your name will be uplifted and we are also be lifted up by this opportunity. In Jesus' name, amen. Amen. You may now take your seat. Alright, good morning po sa ating lahat. Isang mainit na umaga ngayong umaga. Alam po natin dahil walang aircon po tayo. Pero bagkos dun ay dapat po ay yung pagmamahal ng Panginoon ang mas nag-iinit sa atin. Amen? Yun po. May I ask everyone to please stand up yung mga nandito po sa congregation. Ganito po sa ating mga tahanan ay handa po natin ating mga puso at isipan as we render song sa ating Panginoon bilang pasasalamat sa kanyang biyaya at kabutihan sa ating buhay. Kung ito'y maging desire po natin sa ating Panginoon. You give it all for me. My soul desires my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescues.
could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. You give it all. You give it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see? How could I fail to see? You are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will seek. This is my cry, this is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, this is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Sing the one thing. One thing, the one thing that I ask is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. One thing, the one thing, the one thing that I ask is to be with you. The one thing that I ask is to be with you. This is my cry. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and
song. My one desire is to be with you. God be the glory. No one else can compare to you.
God be the glory. We praise this morning our dear Heavenly Father. Tunay sa ating inawit sa umagang ito na walang katulad ang ating Diyos. Wala kang katulad o Diyos. Ikaw ang lumikha ng langit at lupa at ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Sa umagang ito, nagpapasalamat tayo sa bawat kapatiran na bagamat nagkaroon ng changes ng ating oras, ay narito pa rin ang bawat isa sa atin. Inihiling ko po ang bawat isa na tayo magkaroon ng sariling pananalangin, ating idalangin po ang gawain sa umagang ito. Salamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Diyos ng mga Diyos, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O magpasalamat kayo sa Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan, sapagkat ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na gumawa ng mga langit sa pamamagitan ng unawa, sapagkat ang Kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa Kanya na naglalatag ng lupa sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sa kanya na gumawa ng mga dakilang tanglaw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Nang araw upang magpuno sa araw, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Nang buwan, ng mga bituin upang mapuno sa gabi, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Ama naming dakila sa lahat, Diyos na lumikha ng langit ng lupa, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ang Panginoon ng Montalban Fundamental Baptist Church, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, Ama. Ikaw, Diyos, na dakila. Sino kami, Panginoon? Na lupa, Panginoon, na bigyan mo ng buhay, putik, ninugasan mo, Panginoon, hinubog mo, Panginoon, upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Sino kami, Panginoon? Ay sa umagang ito, Ama, lubos ang aming pagpapasalamat sa iyo, Ama, na hanggang sa mga oras nito, Panginoon, inilaan mo ang aming mga buhay,
na magpasalamat sa iyo, magpuri sa iyo, sa iyong kagandahang loob, Panginoon, sa bawat isa, sa iyong mga anak, sa dakong ito. Sa aming mga kapatiran, Panginoon, sa kanilang mga sariling tahanan, maring sila ang ininakadalo dito, Panginoon, sa limited ng aming pagtitipon, pagpapalain mo ang bawat mga kaluluwang nasa tahanan sa umagang ito, saman silang dako, Panginoon. Dalangin namin sa iyo, Diyos, ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Diyos na aming pinananaligan, pinagsasadlakan ng aming tiwala, pinagsasadlakan namin ng aming kinabukasan. Lubos ka naming pinasasalamatan, O Diyos, sa umagang ito. Salamat sa iyong mga anak, sa iyong katapatan sa bawat sa amin, Panginoon, na patuloy mong binibigyan kami ng mga hanap buhay. Binibigyan mo, Panginoon, ng kasapatan ng aming hapagkainan, ang bawat buhay at bawat tahanan, Panginoon. And despite, Lord, na may mga karamdaman ng mga iba, nariyon po ang iyong habag, ang iyong awa. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, ang dalangin namin, Panginoon, naway ang COVID-19 na hindi po makahadlang ng aming patuloy na pagsamba at pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan. Salamat po kung aming may mga kapatid ang may mga karamdamang pisikal. Dalangin ko, Lord, ipuhin mo sila. Bigyan mo sila ng kalakasan at patuloy silang magtitiwala sa iyo. Dahil ikaw ang nagbigay ng buhay at ikaw lamang, O Diyos, ang may karapatang kumuha nito. Walang sino man, Panginoon, ang pwedeng kumuha nito dahil ikaw ang buhay at ikaw nagbibigay ng buhay sa bawat nilalang sa sanglibutan ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo, sa mga kapatirang narito, sa kanilang bawat tahanan, Panginoon. Dalangin ko ang iyong pagpapala sa bawat isa sa amin. At ang iyong pagpapala mula sa aming pastor, ang kanyang familia, ang bawat miyembro at ang aming mga distance relatives sa iglesyang ito, Panginoon, ay wag na wag mo, Lord, pababayaan. Iingatan mo at pupunan mo ang kanilang pangangailangan. So, magandang ito, Panginoon, dalangin ko ang iyong tagapagsilat, tagapagsalita, ang iyong anak na gagamitin mo sa pulpitong ito, Panginoon, na maghayag ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko, Lord, bigyan mo siya ng katalinuhan ng labing kanyang pagsasalita ay magmumula sa iyong banal na Espiritu. Ayaw, Amang dakila sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong ikaw ay aming mapuri. Ikaw ay aming mapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ay makapo ng lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Tayo po ay nasa ika-anim na buwan ng taon po na ito. Na tayo rin ay nasa unang linggo ng ating pagsisimula ng panibagong taon sa ating iglesia. Dahil last week nag-celebrate tayo na ating church anniversary. Sa pagbabatuloy ng ating pananambahan, tayo po ay umawit ng hymn sa ating Panginoon. Para po sa ating unang hymn, katayin po natin ng When We All Get to Heaven. Sabi dito sa John chapter 14, verse 2, In my Father's house are many rooms. Kantahin po natin lahat ng stanza. Ready? Sing the wondrous love of Jesus. Sing His mercy and His grace. When we all get to heaven,
ba, ihanda natin yung pusong isipan sa pakikinig po ng mensahe ng... Ayan, bago po tayo makapakinig ng mensahe natin, Panginoon, makakapakinig po muna tayo ng isang special number. Mula po kay Brother Jun Villares. Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nais po naming ihandog ang awiting ito sa ating pong dakilang Panginoon at naway ang awiting ito ay maging pagpapala sa ating buhay. Ganon din po sa mga ating mga kapatiran na nanonood sa kanilang mga tahanan. Ang awiting ito po ay Di Ka Nagkulang. Sa ko tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na kahit kailan. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, ibig mo ako sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Purihin ang Panginoon. Good morning. Thank you, Kuya John, for that very wonderful special number. And magandang paalala sa atin ang pag-ibig talaga ng Panginoon na hindi natin maarok at hindi natin masayod ng lubos. Napakalawak, napakalalim, napakataas ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon sa buhay natin. The reason behind why we are here this morning, it's because of God's grace. How do you feel this morning? So, for me, I feel fire in my heart. So, I trust that the Lord is working in our midst, sa kabila ng ating mga adjustment. We are doing it because we wanted to honor the Lord. And I trust that you feel comfortable this morning. Okay. Good morning din sa ating mga kapatiran na sa kailang mga tahanan kasama sa ating panambahan sa umaga nito. This is the first Sunday of June, first Sunday after our 46th anniversary.
And God is actually leading us. Prior to our anniversary, ay meron tayong sinusundan na mga serye. At ito po yung huling pag-aral na mayroon tayo ngayong umaga. We talk about the four purposes of the church. At balikan natin sa maigsing pagbabalik tanaw. This is actually the reason behind the church exists. Ito yung dahilan kung bakit nandyan ang iglesia, nanatiling ang iglesia. At siya ding ating reference o batayan why we exist as a church. First, we discuss about celebration, worship. And we also talk about community, loving one another or loving our neighbor. And I think Brother Steve shared to us about the communication, share. And this morning, we will proceed with the last purpose of the church, and that is cultivation, and that is growth. Ano? So, ito ho yung ating reference bilang iglesia. And this is the reason why the church exists. Okay? Ito yung kaluuban, ito yung layunin, ito yung disenyo ng ating Diyos, ng ating Panginoon, kung bakit, kung ano ang itataguyod ng iglesia. So we talk about worship, we talk about love, we talk about sharing, and this morning we will be talking about growth. Kung napapansin ninyo, sa paligid natin, tayo ho ay nasa, alam ko, nakaraang Lunes ay diniklara ng Pag-asa that we are already in our second season ng atin pong taon, sapagkat ang US ay meron silang apat na season, tama ba? Yung summer, yung winter, yung autumn, at saka yung spring. Okay? Sa atin, dalawa lang season natin, dry at saka wheat season. Okay? Now, ngayon ho, tayo ay according to Pag-asa, tayo po ay officially na tag-ulan na. So, marami hong mga bakas na tayo ho ay tag-ulan na sa paligid natin. Ito yung panahon na makikita natin na mula sa kulay brown yung paligid natin, nagsisimula pong naging kulay berde. Kita mo yung mga bundok natin sa summer ay kulay brown, ngayon ay nagkukulay berde. Yan ho ay mga bakas lamang na tayo ho ay nasa tag-ulan ng panahon. So marami po sa mga farmers natin, itong panahon na ito ay nagsisimula na po silang mag-till, mag-cultivate, at tinatawag nating magsaka sapagkat panahon ng tag-ulan. So kung ang inyong palayan ay nakaasa sa ulan, ito yung panahon na magsisimulang magtanim. Okay? So sapagkat marami ng tubig. So sa makatuwid, makikita po natin na itong panahon na ito ay isa lang po ang gustong ihatid sa atin. It is a time for growth. Okay? Makikita po natin yung lahat ng mga halaman, makikita natin na talagang nag-uusbungan. Itong season, itong panahon na ito ay magpapaalala sa atin na ito ho yung panahon ng paglago. Okay? So, and it is also our opportunity this morning na atin hong pag-uusapan, a great time for us to talk about the fourth purpose of the church, and that is cultivation, and that is, we call it growing in Christ likeness. So yan po yung atin hong titingnan. So nais ko munang kunin natin yung idea, ano ba ang tinutukoy pag-usapan natin ang salitang cultivation. Now, ang salitang cultivation itself is a gardening term. Okay? And it calls for images like planting, like watering, like tending the soil, and eventually harvesting. So kung titingnan natin, it is very appropriate o napakaangkop na gamitin natin ang salitang ito para pag-usapan natin ang ating paglago bilang mga mananampalataya o paglago sa ating pananampalataya bilang mga mananampalataya. Now my question is, what do we mean, okay, by cultivation as the church fourth
purpose. Okay, yan po yung ating tatakayin sa umagang ito. Ano bang ibig sabihin? Okay, pag-usapan natin ang salitang cultivation or sa atin pong sariling lingwahe, paglinang ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. So, itong tanong na ito ay sasagutin natin at siya na rin ang ating punto, so, mga punto sa umagang ito. Una ho, okay, what do we mean by cultivation as the church purpose? Number one, cultivating spiritual growth and maturity. Sa una, hindi po natin pinag-uusapan ngayon ang patungkol sa mga halaman. Okay? Sa halip, pag-usapan natin ang paglinang ng ating spiritual na kalaguan at ating maturity. So, kagayang sinabi ko sa inyo, last time, pinag-uusapan natin yung unang purpose, worship or celebration. We talk about love in a community. We talk about sharing the gospel. And this morning, kagaya ng sabi ko sa inyo, we will be talking about cultivation. So kung papansinin natin, okay, pagkatapos ho nating nabahagi na ng ebanghelyo, okay, makikita natin na isa pang importansya, matapos nating bahaginan o pagkatapos nating makarinig ng ebanghelyo at kumilos ang banal na espiritu sa ating mga puso at ating mga isip, atin pong inilapat ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo po'y nagtitiwala sa Kanya para sa ating kaligtasan. Ngunit, kagaya ng sinasabi palagi, ang Diyos ho ay hindi lamang natatapos o ang layunin ng Panginoon ay hindi lamang natatapos para sa mga mananampalataya na minsan lang niyang ilapat ang kanyang pananampalataya sa pagtitiwala sa Diyos upang siya'y magkaroon ng kaligtasan, bagkos nais ng Panginoon na siya ay lumago sa kanyang pananampalataya. Karamihang mistake, karamihang kamalian sa maraming mga mananampalataya ay inaakala nila o tinatsansa nila o inuunawa at iniintindi nila na minsan lang akong tumanggap sa Panginoon para sa aking kaligtasan at pagkatapos ng lahat ay wala na. Ang layo ng Panginoon ay hindi natatapos doon. Ang plano ng Panginoon sa akin at sa inyo, sa ating lahat bilang mga mananampalataya, aside from our putting our trust on the Lord Jesus Christ, layo ng Panginoon that we must grow in grace and in knowledge of the Lord. Okay? He wants you to grow in your faith. Sa makatwid, ang pananampalataya, ang Kristyanismo, ang pagiging mananampalataya ay hindi lamang minsanang kapasyahan na iyo pong talikuran pagkatapos. Okay? Hindi ho natatapos sa minsanang kapasyahan at pagkatapos noon ay tapos ng lahat. No. Christianity, it is a living, okay, personal relationship with God through the Lord Jesus Christ, His Son. When you come to Christ, you become a new creation in Christ. You are born again. You are spiritually newborn baby. And like all the babies, you need to grow. According to 2 Peter, chapter 3, verse 18, I want you to focus on this passage. Okay, talking about spiritual growth. Sabi niya dyan, Peter says, speaking to all the believers who are scattered abroad because of difficulties. Peter speaking to every believers na sila ho ay nagsikalat around Asia Minor because of different struggle against their faith. Sila po ay inuusig, sila po ay nakaranas ng iba't ibang tinatawag nating discrimination because of their faith. Wala po silang equality sa makatwid at itong mga mananampalataya na ito, di sila po ay mga inferior na mga tao. Okay? And while they were in the middle of their struggle, in the middle of their difficulties, ang sabi ni Peter sa kanila,
grow in grace and in knowledge of the Lord. Alam niyo mga kapatid, napakahirap na ikaw ay i-encourage o napakahirap sa iyong katayuan that in the middle of your suffering, kaya saka lang darating yung encouragement, kadalasan, madalas, na magaan ang pakiramdam natin kung prior sa ating mga paghihirap, mayroon ng conditioning of our mind. But in the midst of that difficulty that arises, ito po yung challenge natin makikita dito. Sabi ni Peter, grow in grace and in knowledge of the Lord Jesus Christ. Okay? So, according to him, grow in grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, we are saved by grace, tama ba? Bawat isa sa atin na naligtas dahil sa biyaya, sabi niya, kinakailangan nating lumago sa biyaya. Okay? Those of us who were saved by grace, we must, or you need to grow in grace. So, ano bang ibig sabihin ng growing in grace? Growing in grace, nangangahulugan that growing in your understanding that you are accepted by God not on the basis of your performance as Christian, but on the basis of Christ alone. Maraming mga tao nag-iisip that napakaraming kasalanan. But ironically, the more we grasp the grace of God, the less we sin. So growing in the grace, also learning to live in God's grace so that God's grace motivates and sustains us throughout the day. Okay? So napaka-liwanag na kung tayo ay naligtas dahil sa biyaya, dapat mayroon tayong lumalalim ang ating pangunawa sa biyaya. Sapagkat sa biyayang ito, hindi lamang tayo sinusustain sa bawat araw. Bagkos ito ding biyayang ito ang makakatulong sa atin na maibsan ang anumang pagkakasala na mayroon ho tayo. Sa makatwid, the less we understand the grace of God, then there is a danger that you will fall away. You are endangering your life that you might fall into temptation. Or isa pa sa panganib nating makikita, kung ang ating kamalayan sa biyayang ito na nagliligtas sa atin ay kulang, ang buhay natin ay magiging hindi consistent sa kung ano yung pinoprofess natin. So hindi magkaroon ng consistency kung ano yung binanggit nating profession sa ating Panginoon, the way we live. Why? Because there is crisis in our understanding of grace. Kaya nga, mahirap i-reconcile minsan. And this is the struggle of many Christians. Okay? Iba yung sinasabi natin, inconsistent with the way we live. The reason behind, because we are in crisis with our understanding with the grace of the Lord Jesus Christ. Therefore, Peter says, okay, in the midst of your struggle, in the midst of your suffering, in the midst of your difficulties, make your life consistent with your profession and the way you live. And the only way, ang tanging paraan, that it will become consistent is by growing in the grace or growing in the grace of the Lord. Ang sikat natin makikita dito, aside from growing in the grace, according to Peter, also, grow in knowledge. Okay? Sabi niya, grow in knowledge of our Lord and Savior. So not only we grow in the grace, but we must also grow in the knowledge of Christ. So, tiyak na part of knowledge is learning about Christ. Okay? We are talking about knowledge. Okay? Pag sabi natin knowledge, ito yung na-obtain natin. Okay? Ito yung napag-aralan natin. Okay? Di ba? Tayo nag-aral sa mga secular na pag-aaral, we obtain knowledge. Okay? Kung ikaw nag-aral ng mekaniko, you study there to obtain how to construct, repair, makina.
Kung ikaw nag-aaral, ag-engineer, himay-himayin mo yung mga ibang mga mathematics o ibang mga, kung ikaw ay geodetic, pag-aralan mo pa ng lupa, you have to obtain, you have to gain knowledge. Okay? Sa makatuwid, pagsabihin nating knowledge, na-obtain natin ito. Okay? Now, sabi niya Apostol Pablo, ni Pedro dito, grow in knowledge. So, how do we grow in knowledge? Okay? Now, certainly, bahagi ng knowledge na ito is learning about Christ from the Bible as we read the life of Christ in the New Testament Gospel. So, obtain knowledge of the Lord Jesus Christ, we can obtain it by understanding at the same time reading the Gospel. So, of course, the Gospel is the portrayal of who Jesus Christ. Okay? And not only reading from the New Testament Gospel of the Lord Jesus Christ, but the doctrine about Christ in the New Testament letters. Okay? And aside from that, okay, we also learn about Christ doon ho sa mga hula patungkol sa Kanya sa lumang tipan. At higit sa lahat, we grow in our own personal knowledge of Jesus sa anong kapamaraanan? As we walk with Him daily. So sa makatuwid, okay, isa sa mga mahalagang kaparaanan na matutuhan, makilala natin ang ating Panginoon is not just by reading the New Testament Gospel of Jesus. Not only learning about the different teaching about Jesus Christ in all the epistles, not only looking back the Lord Jesus Christ, learning about Him in the prophecies in Old Testament, but one of practical things that you will know Jesus by how you walk with Him regularly or personally. How? How can we know the Lord Jesus Christ? How can we know Jesus Christ as we walk Him daily? Paano ba natin makikilalang lubos ang ating Panginoon sa araw-araw nating paglakad kasama Niya? We can know Him as we walk daily sa pamamagitan ng paglaan natin ng oras ng pananalangin, sa pagpasakop natin ng Kanyang Lordship at pagpasakop natin sa Kanyang kapangyarihan sa buhay natin, sa lahat ng mga choices at sa lahat ng mga decision na ginagawa natin. Okay? So, there is something wrong about a Christian who never experienced Christian growth. Mayroon pong isang mali. Nang isang mananampalataya na hindi niya nararanasan ang pag-revolutionize ng kanyang buhay pananampalataya. O sabihin natin, mayroong problema ang isang Kristiyano pag hindi niya nararanasan ang kalaguang espiritual. Maniwala kayo sa akin. Okay? Kagaya ng kung mayroon tayong mga anak o mga sanggol, ating makikita dito, pag nakita natin na lumadaan ang mga araw at mga buwan at mga panahon at hindi lumalaki yung sanggol na ito, what you're going to do? Of course, pupunta ka sa espesyalista, magsangguni ka, magtanong ka kung anong problema. But it is not normal. Natin makikita. Ano? So, talagang hanapin natin ano bang problema. So, kung ikaw mananampalataya at hindi tayo lumago sa ating pananampalataya, there is something wrong. Okay? Natin makikita dito. Okay? Hindi ho normal. Okay? Hindi po angkop. Okay? Nais ko pong sabihin sa inyo, no? Okay? That if we are not growing, there is something wrong. Okay? Isa po sa mga experiences natin makikita dito, no? Okay? Lahat naman tayo ay nakasakay ng sasakyan at isa sa mga importanteng bahagi ng sasakyan para ito ay gumulong ay yung kanyang gulong. Tama ba? Para tumakbo, okay, yung gulong niya. Okay. So, una, yung mga gulong ay mayroong interior at nabibilap ho, later on, nagiging tubeless. Tama ba? So, there is advantages and there is a disadvantages of tubeless at saka may interior. Okay. Pero ganito ho yun.
what will happen if your car ay mayroon pong leak yung kanyang gulong? Okay. So, hindi makaipon ng hangin. So, it will not turn. Hindi pwedeng tumakbo dahil flat yung kanyang tire. Now, in relation to this, I would like to express this idea that sometimes Christian never experience spiritual growth or maturity because maybe there is leak somewhere there. Bakit walang excitement sa buhay pananampalataya? I believe with all my heart, maybe there are leaks somewhere there. At kung mayroon hong butas ang iyong pananampalataya, kahit anong gagawin mo, you will not grow. You will disguise many things to avoid. Right? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, personally, at ito po yung katotohanan, hindi talaga tayo lumago, hindi talaga tayo lumago kung may butas yung ating pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, sabi ng isang pastor na nagsasabi, sabi niya, isa sa pinakamahirap abutin sa ebanghelyo ay yung mga taong hindi totoong mananampalataya. At isa rin sa napakahirap i-encourage, isa din sa pinakamahirap i-empower yung mga mananampalataya na butas-butas ang kanyang pananampalataya. Kahit anong gagawin natin. Why? There are leaks. Somewhere there. And I believe with all my heart that you will not grow. You will not experience if there are leaks somewhere there. At mabuti, dahil leak lang, pwede siyang tapalan, pwede nating i-convince ang ating mga sarili to work out. But the problem is, if there are Christians who do not really experience growth, ang malupit na katanungan is that, ito ho yun. Pinakamalupit is that, if I do not experience spiritual growth, ang pinakamalupit dyan is, am I really Christian? Tinatilakuran ko na ba talaga ang aking mga kasalanan o talaga bang tinanggap ko na ang Panginoon sa buhay ko? Why? Because if you don't have turn from your sin and put your faith in the Lord Jesus Christ, you would definitely be a reason why you are not growing. Okay? You can't grow as Christian until you first become a Christian. Okay? There must be a spiritual life before there can be a spiritual growth. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit anong gawin nating spiritual growth, kung wala kang spiritual life, nothing will happen. Kaya nga mabuti pa yung mayroong butas yung pananampalataya ko dahil maagapan ko pa. Pero ang malupit dyan, kung wala talaga akong spiritual life, wala talaga akong spiritual growth. Now talking about spiritual maturity. Okay? We talk about is cultivation. We talk about cultivating spiritual growth. Okay? When we talk about that, we are also talking about spiritual maturity. Okay? So not only knowledge, not only grow in grace, not only grow in knowledge of the Lord Jesus Christ, but we are talking about maturity. Okay? So, paano ma-achieve ang maturity? Maturity is achieved through becoming more like Jesus. Okay? And maturity is an ongoing process according to Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Okay? Ano bang requirements? Ano bang ni-require ng maturity? Maturity requires radical reordering of our priority. Changing over from pleasing self to God. Ano bang susi? Sa maturity, the key to maturity is consistency, perseverance in doing things we know will bring
us closer to God. So, maturity is important. Okay, how we serve God. Maturity is important how we relate to other, and maturity is important how we take care of our families. According to Colossians chapter 1, verse 28, we proclaim Him, Christ, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. Now, let me tell you, what is this perfect means? Okay? Perfect, translated, means mature, fully grown, complete, and finished. Yan ang mga kapatid sa pananampalataya. Maturity is very important. How we serve the Lord. How we interact with one another. And how we take care of our families. Okay? You know, alam nating lahat that we cannot really experience full perfection until we die. Tama ba? But I can certainly say that there are mature and there are immature in their faith. Like for example, mayroon bang kaibahan ng isang mananampalatayang ngayon nang tumanggap sa Panginoon at sa isang mananampalatayang 10 taon nang nakakilala sa Panginoon? When it comes to obtaining knowledge, of course, less yung idea nung bagong mananampalataya, and those who are 10 years in their faith has more knowledge about their faith. Right? So, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, ganun ang mangyayari. Okay? So, sa puntong ito, okay, malinaw ho na makikita natin na bilang mga mananampalataya, okay, we have to learn more about God, the Bible, the prayer, marami pang mga bagay. Okay? So the Christian who has walked with Christ for many years has spent time in the Bible and prayer, has been tested and tried in ways which new believer has not. Okay? So sa makatuwid, ito yung challenge na mayroon ho tayo. If you are exposing yourself with the Word of God, you are much better and more than knowledgeable than those who are newly baptized. You are growing, okay? You are growing in your faith, okay? Therefore, makikita natin yung difference, okay? Pagdating sa idea. Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, napaganda ho, okay? Why we need to goal this cultivation or spiritual growth? Because ito po yung makakatulong sa atin kung paano po natin gamitin sa pagpasya ng mga bagay-bagay. Alam mo mga kapatid, ganito ho yun. Sabi ni James, there are people who was being tossed by the wind, by every wind of the doctrine. Anong ibig sabihin natin dito? Pag sabihin natin, being tossed by every wind of the doctrine, sa makatwid, pag ganon-ganon yung ating pananampalataya, there is no consistency. And you know what? If our faith is shaky, we are not growing, there's a lot of confusion and doubt. Maraming kalituhan nating makikita. Alam nyo, pagpasok itong taon na ito, there is a program of Deep Ed, you call it the anong tawag dito, yung nasa bahay na lang, long distance learning, tawag niyan. At yung mga bata, bibigyan ng module. Tama ba? So how many of you are doing module for your kids? Okay? Kayo gumagawa ng module. Pero ganito ang kadalasang nakikita natin. Kadalasang gumagawa ng mga module, kung hindi man katabi yung mga nanay mismo yung gumagawa ng module. Alam niyo malaking bagay yon. Naibsan ho po yung chismisan. Okay. Mayroong dalawang mag-ina, tinutulungan nila yung anak nilang gumawa ng, sila mismo gumawa ng module. Dati chismis ang ginagawa. Ngayon silang gumawa ng module ng anak nila. Nag-usap sila, saan ba binaril si Rizal? Sa likod o sa lunita? Yan ang mga kapatid sa pananampalataya. Matagal na silang exposed sa history, but nandoon pa rin yung confusion at kalituhan nila. You know what? Okay. And the same will happen
if we are not really growing in our faith. We are easily swayed, confused, and doubt. Okay? Kaya makita natin, it is very important that we are growing in our faith. Okay? Cultivation is crucial. Second, okay? Not only cultivating spiritual growth and maturity, but becoming like Jesus. Okay? We talk about spiritual maturity and growth. We are not talking about Bible knowledge and gain calendar, years, mark of when we first trusted the Lord Jesus Christ. But when we talk about growing and maturity, we are also talking about character. We are talking about character. True spiritual growth and maturity will result in Christians becoming more like Jesus in character. That is why we have defined cultivation as Christ-likeness. Okay? Now let me share you. Okay? Romans chapter 8, verse 28 to 30. Okay? Marami sa atin ay familiar ho ng passage na ito. But let me read you these three verses. Sabi diyan, and we know that all things God work for good, for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be firstborn among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Ang sabi niyan, all things that, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those He foreknew, He predestined to be what? Conformed to Christ-likeness. Tama ba? So lahat ng mga bagay na ito ay nagkalakip-lakip sa lahat ng nagkalakip-lakip sa kabutihan sa lahat ng umibig sa Kanya, sa mga tinawag Niya ayon sa Kanyang layunin, at lahat ng mga hinirang at pinili ng Panginoon na magiging katulad ng ating Panginoong Hesukristo. So, why does God work all things together for the good of those who love Him? Because God is using everything that happens in your life as Christian, including painful time and the trials, okay, to make you more like Jesus. Tandaan ninyong mabuti, ito yung purpose eh. Bakit nangyayari ang lahat ng mga ito sa buhay ko? Bakit naganap ang mga bagay na ito? Mga pasakit man yan, mga kasayahan man yan, lahat. Kung ikaw mananampalataya, may purpose yan. At anong purpose yan? Not only to reveal who you are, your character, but to conform the likeness of Jesus. Kaya if you are conscious, why this happened to me? Okay? Maybe God has purpose. What is God's purpose? Why these circumstances arise in my family? Because God wants you to conform to the likeness of His Son, Jesus. Kaya nga makikita po natin ito, God will not let anything interfere His plan. Lahat ho yun, dahil ito yung plano ng Panginoon, ito yung purpose ng Panginoon, He works everything. Sa makatid, no one can interfere God's plan for you to conform to the likeness of Jesus. Walang makakapigil sa plano ng Panginoon. Walang pwedeng mamagitan sa plano ng Diyos for you to conform to His likeness. Okay? God, in His sovereignty, will take the good and the bad in your life, your cooperation or lack of cooperation, and He will use it to make you more like His Son. Makikooperate ka man, hindi ka man makikooperate sa Kanya, ginagamit ng Panginoon yon for you to conform to His likeness. Likeness of His Son. Okay? Alam niyo mga kapatid, knowing this passage,
leads me to a wider and deeper understanding of myself in relation to God. I believe with all my heart that God is far more interested in developing my character and your character than he is in what you do for work or where you live or how much money you have in bank. Spiritual growth is all about becoming more like Christ. Okay? Maaring alam mo ang Biblia backward and forward. You could be a Christian for 50 years, but if you are not becoming more like Christ in your character, then what is the point? God wants you to become more like Jesus. Kaya nga, ang Diyos ho ay hinuhubog ang ating mga katangian kagaya ng Kristo sa pamamagitan ng pamumuhay o pananahan ng banal na Espiritu sa ating buhay o sa atin. Kaya nga, sa banal na kasulatan, sa presensya ng banal na Espiritu sa atin, makikita natin doon yung iba't ibang bunga ng Espiritu. At ang Biblia mismo ay nagtala ng 7 uring bunga ng Espiritu sa aklat ho ng Galacia. Matagpuan natin sa Kabanatang 5, talatang 22 at 23. Sabi niya, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. And all of this refers to our character development. Okay? Ito yung character traits ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, the ultimate measure of spiritual maturity is not how much you know, but how much do you exhibit the character traits of Jesus. Okay? Cultivating spiritual growth and maturity means becoming like Jesus. And finally, when we talk about cultivation, the fourth purpose of our church is Bible, prayer, fellowship, and service. Okay? Paano ba natin gawin ito? How do you grow as a Christian? Paano tayo lumago bilang mananampalataya? Okay? Maghintay lang ba tayo na ang Diyos ay kumilos sa buhay natin sa pamamagitan ng Espiritu? Or mayroon tayong ginagampanan, okay, na makakatulong sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin? Mayroon pong 4 absolutely essential to growing as Christian. Number 1, Bible, prayer, fellowship, and service. Okay? Itong apat na ito ay mark of the early church, okay, which we read in Acts chapter 2. Looking in verse 42 down to verse 47, makikita po natin. Let me read to you this passage. Sama dyan, okay? They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe and many wonders and miracle signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common, selling their possession, goods they gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere heart, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Kung titingnan niyo yung description na yan sa unang iglesia, ano po yung manonotice natin? Okay? Ano yung mapapansin natin? The believers in the early times devoted themselves to Bible, devoted themselves to fellowship, devoted themselves to prayer and service. Okay? Dito po natin makikita na ginagawa ito ng mga mananampalataya noon. This was a church took the full advantage of those things that would help them grow in their faith. So, tinitake advantage ng mga mananampalatayang ito kung ano yung makakatulong sa kanila sa kailang paglago sa pananampalataya. Are we taking advantage with this opportunity to grow? Now, napaganda ho yung description ng church na ito.
Okay? Makikita po natin na kung paano po nila tinitake advantage yung mga bagay-bagay. I believe with all my heart, itong apat na ito is very essential to grow. Like for example, the Bible. Bible is essential because it is God's Word. It is a trustworthy guide for life. The Bible teaches you about God and Christ and give you wisdom for making choices. The Bible gives you encouragement when you are down, comfort you when you are hurt, and precious promises when you feel like giving up. The Bible is your offensive weapon in the battle against temptation. The Bible brings you closer to God as you meditate on God's Word in Scripture and allow God's Word to shape and renew your life. The Bible is essential to Christian growth. Kung anong sinasabi ko, that is very fundamental and basic about the Bible. You know it in your heart. Okay? Pangalawa, prayer is essential. Prayer is your lifeline to heaven. Tandaan nating mabuti. If the Bible is fuel for Christian living, prayer is also the oxygen that feeds the fire. Ang Diyos ay nangungusap sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita at ikaw naman ay nangungusap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin kadalasan nagbabago sa mga bagay sa paligid mo. Ngunit ang tunay na panalangin ay ino-offer natin na may pananampalataya ay palaging nagbabago sa buhay natin. Ang panalangin na ino-offer natin sa Diyos na may pananampalataya will completely change you. And we need to be praying every day. Why? Alam natin na ang ino-offer nating panalangin sa araw-araw sa Diyos ay mayroon hong hindi masukat na tugon ang Panginoon sa atin. Prayer is essential for spiritual growth. The next, fellowship is essential also to spiritual growth. Kinakailangan natin ng isa't isa sa encouragement, kinakailangan natin ng isa't isa sa panalanginan in order to grow. Hindi po kalooban ng Panginoon na ako lamang ay mag-iisa. Hindi tinubos ng Diyos ang isang tao individually. Hindi lamang tayo tinubos ng Panginoon individually, but God brings us into family. Correct me if I'm wrong, but that's my idea. Tinubos tayo ng Panginoon individually, but God bring us into family. Okay? Ang Panginoon ay nagtatag ng church at tinawag tayo upang maging bahagi nito. Ang tunay na Kristyanismo ay palaging mayroong tinatawag nating community nating makikita. It is the church that we love and serve each other and present a witness to the watching world. We cannot grow as Christian in isolation. Fellowship is essential. Christian growth to Christian growth. And finally, service. Service is essential to Christian growth. If you look at Ephesians chapter 4, if I'm not mistaken, sabi niya doon, it was he who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers to prepare God's people for the work of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in knowledge of the Son of God and becoming mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. Kung papansinin natin dito sa talata na ito, kung mapapansinin nyo, okay, nandyan ho yung salitang service and maturity in the body of Christ. Okay? We serve each other so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and becoming mature. Serving each other is one way we help each other grow in maturity.
Okay? Sabi ni Apostol Pablo dito, sa Ephesians chapter 4, verse 14-16, then we will no longer be infants, tossed back and forth by every waves and blown here and there by every wind of teaching and the cunning craftiness of men in their deceitful scheming. Okay? Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya, kung papansinin natin, the end result of service, ang pinakabunga ng ating paglilingkod sa katawan ni Kristo ay yung ating spiritual growth. Okay? Sabi niya, you are no longer infant. Okay? You are no longer blown back and forth by every wind of the doctrine, but we become mature. We become solid adult, okay, in Christ. Okay? Knowing the truth of God's word and speaking the truth in love as God shapes our character to becoming more like Christ. So listen carefully, okay? Ano yung apat na mga bagay na katulong kasama ang pagkilos ng banal na Espiritu para tayo lumago? Biblia, panalangin, fellowship, at paglilingkod. The Bible, read and study God's Word, become a lifelong learner of the Bible. In terms of prayer, develop a pattern of daily prayer. Talk to God throughout the day. Read about prayer, learn about prayer, but most of all, pray. Fellowship, commit to a local church. Attend regularly. Get involved in home Bible study. Get together with Christian friends. Don't neglect your non-Christian friend, but don't neglect the fellowship of believers either. Service, look for ways to get involved. Help in the church. Don't just be a spectator, use your spiritual gift and talents to serve others. Ito po yung apat na essential na mga bagay na ito that you can do to help cultivate your relationship with Christ so that you can experience growth in your life bilang isang mananampalataya. So believer in the Lord, believers in the Lord, I trust that the four purposes of the church will always catch our attention. How we worship wholeheartedly, how we relate with one another, and how we share the gospel of the Lord Jesus Christ. And most of all, how we cultivate our Christian life. Itong apat na ito ay napaka-importante. Why the church is. I hope this idea will capture our hearts and will capture our mind so that we can maximize what the advantages na mayroon ho tayo bilang isang iglesia ng Panginoon sa lugar na ito. Let us close in prayer. Father God in heaven, we would like to praise you and thank you for this wonderful opportunity. Thank you, God, for reminding us how we must worship, how we must love, how we must share, and how we must grow in our faith. How we cultivate our faith and becoming like Christ, Panginoon. Father God in heaven, thank you for the presence of your children this morning, those who are here and those who are following in our online service. Let them embrace the principles, let them embrace the truth. Let them embrace the Spirit. And let them embrace the purposes of our church. Why we exist. Bakit kami nandito, bakit kami nanatili hanggang sa pangkasalukuyan. Because you have a vision of the church. And I pray with all our hearts that we must submit, we must embrace, and we must obey lahat ng mga bagay na ito according to your grace and your mercy in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Sa mensahe na inyo pong dinala. Good morning po sa ating lahat.
Good morning. So, thanks po sa aming napanggan ng Jesus, I have promised. Sabi dito sa Luke chapter 18, verse 28, Lo, we have left all and followed thee. Sandihin mo natin lahat ng stanza. Ready? Good morning. How do you feel? Yeah, anyway, that's part of our adjustment anyway. Huh? So, ganun pa man, how many of you are already inoculated? Taas kamay. Yung na-injection na ho. Ay, taray ni Ma'am G, oh. Anyway, marami na ba sa inyo na-injectionan? Kahit first dose lang? First dose. Wala pa? Sino sa inyo dito na-injection na? Kahit isa lang, taas, taas. Okay. Karamihan wala pa? O ayaw nyo talaga mag-injection? But anyway, you have to grab that opportunity kung mayroon for your safety. Okay. So anyway, ganito na lang. Alam ko you don't really feel easy. Okay. Medyo may naiinitan na tayo, ano. So, I do not know how we can adjust. Siguro kung marami naman na injection nandito, we will stay. We will do the same. Actually, maganda po yung ano. Actually, para sa akin okay yung alas 7 ng umaga. Alas 7:30 ng umaga. So can we pwede ba nating i-sustain ito? Ha? Huh? We will sustain it, pero paandarin na natin yung aircon sa susunod. Okay. Okay.
So, we will do it. We will do it. I feel very comfortable with 7 o'clock. Wala na ibang iniisip, but worship service. Okay? We will sustain 7:30 next Sunday. Maganda din ito. I am very futuristic. Baka kung sakasakali na yung iba ay mag-return na, we will double our worship service. But itong grupo na ito, I hope na mag-retain tayo sa 7:30. Okay, hindi tayo mag-change, ha? So, I am comfortable with your faces to be with me in 7:30 in the morning. Okay? So, we'll go back 7:30 this coming Sunday. Now, if there is additional, maybe we can add another worship service by 10:30. Kasi ganun na talaga ang magiging setup natin. Hindi natin pwedeng i-fold. Okay? So, thank you very much for your presence this morning, and I am really happy how you adjust, you follow the adjustment sa atin hong mga ginagawa. No? And those also are following and adjusting also. Marami nagme-message sa akin kung mayroon tayong service. Sabi ko 7:30. So, just watch the replay of our online service. Okay? So, for our announcement, okay? So, this coming Friday, we have a discipleship. 7 o'clock, okay, our online prayer meeting every Wednesday. Young adults and Wambiso Sunday School, and young people also, kids Sunday School also. And of course, we have continued to pray hard for our church. We will adopt a new normal now for our ministries, okay? So, tapos na po yung mga nakalipas na adjustment natin. So, we will start adjusting with a new normal ng atin pong mga program. Dahan-dahan na po tayong, I am very optimistic na dahan-dahan po tayong magkaroon ng herd immunity. Makabalik tayo sa ating mga ministries. So, for the meantime, let's continue to pray hard sa maraming adjustment natin sa evangelism, sa discipleship, at sa iba pang mga face-to-face na mga ministries na mayroon ho tayo. Okay? So, the church cannot afford to just maintain the same setup every Sunday. So, we have to, kailangan natin na talagang gawin yung ating mga dapat gawin sa evangelism, sa mga tahanan natin, part of our new adjustment. Okay? We will not neglect the essential things in our church activity. Okay? Such as evangelism and discipleship. Okay? So, yun siguro yung ating mga paalala. And of course, begin encouraging also our members who are not yet returned to physical worship. Just encourage them how we do our worship service, how we maintain our basic health standard. I-share nyo lang kung ano yung experience ninyong ito sa ating pananambahan. I think wala naman tayong nalalabag na papanatili natin at naidaos natin ng maayos ang ating pong pananambahan. Because some of them have fear of being exposed to, actually, maging ako man, mayroon akong agam-agam. Lahat kayo man, kahit inoculated ng iba sa inyo, mayroon pa rin mga fear about infections. Kaya therefore, ina-adjust talaga natin na mamimintay natin yung pinaka-basic. Okay? And if you know that you have exposure, you know that you are not feeling well, so we suggest to just stay at home and watch for our online service. Okay? But if the Holy Spirit leads you and you don't have exposed to any to the virus, and you are not if you are feeling good, then come to church. Okay? This is only way that we can honor the Lord through corporate worship service. Okay? So brethren, thank you very much. And those who are following us this morning in your home, thank you for attending our online worship service. I know mayroon pang ibang nanonood sa atin sa ibang bansa. I saw it. Okay? So yun lang po siguro. Patuloy nating igugulong yung ating mga ministry. Continue to pray for one another, encourage one another. Let's all stand up and we will close in prayer. So tulungan ninyo ako, ha, na encourage din natin yung ating mga kapatiran. So that they can experience our online worship service at saka physical worship service na mayroon ho tayo. Okay? So tayo po'y sama-samang manalangin bilang pangwakas.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay na kayo ay dakila. Tunay na kayo ay makapangyarihan. Tunay na pakabuti ninyo sa amin, Panginoon. Thank you, God. Because palagi, Panginoong, nariyan kayo sa lahat, Panginoon, ng mga panahon na kami ay may doubts, mayroong kalituhan, Panginoon, at may mga agam-agam sa buhay. Thank you for you always being there to comfort, to help, to encourage, and help us sustain for our spiritual growth. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na bumubuo, Panginoon, ng iglesyang ito. Some of them and their homes, watching, and those who are present, sacrificing time, adjustment, Panginoon, just to be here, Panginoon, to honor you corporately with one another. Lord, you have seen our heart. You have seen our mind. Lantad kami, Panginoon, sa inyo. Wala po kaming ibang dahilan bakit kami nandito, Panginoon. But to show you respect, to show you honor, we sacrifice a little bit of our time and adjustment, Panginoon, because you are the center of our affection. Kung kami, Panginoon, apple of your eyes, bilang inyong mga anak, you are the center of our affection. At wala po, Panginoon, makapag-blurred sa aming paningin tungo sa inyo, Panginoon. We want to live, Lord, that you are number one in our lives, Panginoon. We do not want you to be second or third, Panginoon. We want you to be the first. You are the champion of our lives, Panginoon. Tulungan ninyo kami that this motivation will go on. I hope that this motivation will continue to humble ourselves towards you, Panginoon. Thank you, Lord, for your loving arms that embraces us always. In pain, in difficulties, in joy, and happiness. Thank you, Father, because you work all things together for our good in order for us to conform to the likeness of your Son, Jesus. Lord, I hope that this empowering message this morning will capture our hearts and our minds. That we will not neglect, we will not overlook our spiritual growth and maturity. At the same time, Panginoon, if we have seen that there is leak in our faith somewhere there, help us convince. Help us to settle our mind to work out on this matter for us to move towards maturity. Father in heaven, I pray also for our brethren who are struggling, pain, needs healing. I pray for our brethren who are struggling with a continuous effect with a pandemic. Also for our ministries, Panginoon, that has been stopped. Lord, help us to adjust and provide us way na maigugulong na namin uli, Panginoon, ang aming mga gawain. Our brethren also was affected. Mga business, Panginoon, mga sasakyan, mga hanap buhay, Panginoon. I pray, Father, that restore all the resources, Panginoon, according to your will, Panginoon, and purpose. Lord, thank you very much
for your word this morning. Truly, it's an inspiration to all, to each one of us to prioritize and not neglect cultivating Christ-likeness to each one of us. Bless this fellowship. Bless the presence of each one of us and those who are watching us this morning. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of His glory with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, now and forever. Amen.